Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Former Unified Super Featherweight Champion Shakur Stevenson may nakita ng pamalit sa makakalaban para sa bakanteng WBC Lightweight belt. Matapos ngang umatras ni Frank Martin sa hindi matukoy na dahilan ay agad namang nakahanap ng pamalit sa kanya ang kampo ni Stevenson. Naipost na rin ni Mike Oppinger ang balita sa kanyang social media account. Ayan ay walang iba kundi ang WBC Top 6 contender na si Edwin De Los Santos ng bansang Dominican Republic. Si Edwin ay may kargadang 16 wins, 1 loss at 40 knockouts. Medyo mataas ang knockout percentage nito ni Edwin mga trops na 87.5 knockout rate. Ang kaisa-isang talo nito ay via split decision kontra kay William Foster III. So mga trops, hindi pa nananockout itong si Edwin kaya masasabi natin na matibay din itong fighter na ito. Pinuri naman ni Shakur Stevenson ang pagpalag ni Edwin sa kanya. Sinabi ni Shakur na bukod sa may puso itong si Edwin ay di hamak na mas magaling pa na fighter kumpara sa umatras na si Frank Martin. Sa November 16 sa Las Vegas gaganapin ang laban, abangan na lang natin ang official announcement mula sa dalawang kampo. Sa kabilang dako naman po tayo, undisputed welterweight champion Terence Bud Crawford. Tinawanan na lang ang mga former welterweight champions na si Keith Thurman at Danny Garcia. Dahil nga sa inilabas na interest ng dalawang dating kampyon para palagan ang ngayong hari sa welterweight division, ay may mensahe ito para sa kanila. Sa post ni Crawford sa kanyang social media account ay tila daw ba parang nabaliktad na ang mundo. Dati daw kasi ay gustong gusto ni Crawford labanan sina Thurman at Garcia noong mga panahong sila pa ang hari sa welterweight division. Ngunit dahil ayaw nilang pagbigyan siya noon, ay hindi rin daw ni Crawford pagbibigyan ang mga ito sa isang title shot. Payo ni Crawford ay sila-sila na lang din daw ang maglaban-laban kagaya ng ginagawa nila noon. Sagot naman ni Danny Garcia patungkol dito ay mayaman na daw siya at hindi na kailangang labanan pa si Crawford. At imbis daw na magbayad pa siya sa mga sanctioning bodies, ay gagamitin na lang niya ang perang ito para makapag-invest sa iba pang real estate property. Samantalang si Thurman naman ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa sa isang title shot kontra Terence Bud Crawford. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.